Tayo po magsisimula na sa ating papurit pagsamba sa Lord sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang salita. May I ask everyone to please stand up as a respect, as an honor sa ating Panginoon as we read His Word. So buksan niyo po yung inyong mga Bible. Ito po ay pagpapatuloy ng ating pagbabasa sa 1 Timothy, sa Epistle. 1 Timothy chapter 2. Babasahin po natin yung verses 1 to 7. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa. First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God, our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of truth. For there is one God, and there is one mediator between God and men, that man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. Last verse. For this I was appointed a preacher and an apostle. I am telling the truth. I am not lying. A teacher of Gentiles in faith and in truth. So mapagpala po. Maraming salamat sa pagsama sa pagbabasa ng salita ng Lord. So muli, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, pakita nga po natin yung ngiting kay ganda dahil tayo ngayon ay sama-sama muling magpupuri sa Lord. Sige nga po, ngitian nyo nga po. Medyo, ngitian nyo naman yung mga ano nyo. Kapatid sa mananampalataya. Ayan. So medyo gloomy yung weather pero alam ko sa puso ng bawat isa dapat naroroon pa rin yung joy. Diba? There is joy in our salvation. So few announcements po. So next naman po, we will go to our next part of our worship, which is yung tithes and offering. So, sige po, let us read Proverbs 11 verses 24 to 25. So, kindly open your Bibles in Proverbs 11 verse 25. So sabi po dyan, one gives freely yet grows all the richer, another withholds what he should give and only suffers want. Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters himself will be watered. So, napakaganda po nitong mga talatang ito. So, dito po, nice ko lang sanang i-share yung four learnings that I got from this verses. Yeah. Hindi ko na po i-elaborate, pero mayroon po akong na-summarize na four lessons. Una, yung sa unang part, one gives freely yet grows all the richer. Ang sabi po doon, we never lose when we give generously unto God and His work. So, never, ever
mangyayari sa atin na tayo ay mawawalan whenever we give to the Lord. Minsan po kasi yun yung nagiging hinder natin when we give something to the Lord, whether it's our time, our treasure, our talent, we feel as if, mababawasan ako. Di ba? Minsan may ganong tao, yung pag nagbigay siya, feeling niya mababawasan siya. But let us be reminded that one who gives freely yet grows all the richer. Yung taong marunong magbigay, lalo na yan ay para sa gawain ng Panginoon, never kang mawawalan. You grow all the richer. Sabi nga dun sa pag-aaral na yon, yung rich na sinasabi daw dyan, it is abundancy in every aspect. Hindi lang po yan blessing ng material possessions or everything. It's innate. Kumbaga, inner being yung na-enrich sa atin. So, we never lose when we give generously unto God and His work. So, tandaan po natin yan. Number two, when we are selfish and ungenerous. So, yun yung another withholds what he should give and only suffer once. Yan, yung mga ganito. Ayaw ibukas ang palad kahit ang daming pagpapala ng Lord. Yan. We should expect that God would grant less to us, leading eventually daw to poverty. So, yung mga taong mas sabihin na nating nagdadamot or you close your hand to give freely, asahan mo, God would grant you less. Maaring hindi mo yan maramdaman less in your, ay hindi abi, ang dami ko pa rin namang 1,000 bills dito, kahit hindi ako nagbibigay sa Lord. Ay, hindi po yun ang meant doon. Your inner being mo, yan yung less. Yan yung poverty. Kasi spiritually, ano ka, nagiging mahirap. Diba? Many times daw yung mga iba sa atin, gusto nating yumaman sa, ay, I want to be spiritually blessed by the Lord, ganyan, ganyan. Eh, yung time mo naman sa Lord, di mo binibigay. Di ba? So, paano kayo i-enrich ng Lord spiritually? So, we must expect that God would grant less to us kung hindi natin ipagkakalob yung talent, time, treasure natin sa Lord. Number three, Ayan. Generous souls will be made rich by God in this world to the next or both. So, yung generous souls daw, whoever brings blessing will be enriched. Pwede tayong i-bless ng Lord dito sa lupang ito, dito in this lifetime, whether it's material possessions, minsan makikita mo, may mga kapatid ka kahit yun ay gipit, grabe yung inward beauty nila kasi nga they are blessed by the Lord inwardly. Meron din namang to the next. Maaring hindi dito ka ma-bless ng Lord pero dun pala sa langit, in eternal life, ang yaman-yaman mo, may mansion ka na. Dahil you are a generous soul or both. Pwede rin naman both ipagkaloob sa'yo ng Lord. So, whoever brings blessing will be enriched. So, asahan natin yon. And then, and one waters will be himself watered. Sabi dyan, when we give, God knows how to give unto us. We cannot water others without being watered by God ourselves. So we are never the loser for our God-guided generosity. So, and one who waters will himself watered. Ibig sabihin po nito, if God is watering us, it will manifest. Nawawater din natin yung iba. Kasi hindi mo naman mabibigyan yung iba ng ganitong kindness, generosity, ganyan, kung hindi mo nararanasan yan una sa Lord. So, how I hope na today, as we are giving sa Lord, let us be reminded of these truths na we will not just be blessed financially, hindi yan yun eh. But rather, you are blessed more than that. Kasi, katulad nga nung shinare dati, parang kapag ikaw ay natututong magbigay sa gawain ng Lord, nawawala yung selfishness, nawawala yung pagiging ungenerous mo, nawawala yung greediness or your greed. Ayan. So, nawawala yan. So, as we give unto the Lord, let us be reminded of this truth. Na one gives freely, so I'll reiterate again the verse, one gives freely yet grows all the richer, another withholds what he should give, only suffer once, sa ibang translation, poverty, only suffer poverty,
Whoever brings blessings would be enriched. Ayan. And one who waters will himself be watered. So gusto mo bang punuin ng Lord ang iyong spiritual bank, ang iyong physical bank, or whatever it is. Ang isang ano dyan, ibigay mo yan sa Lord. Tama? Sabi nga, yung isang quote that I would like also to share is, we can give without loving, but we cannot love without giving. Kung mahal natin ng Lord, panindigan natin yan. Let's give it all to Him. Okay po ba? Sige, let's pray for our tithes and offering. Hold your tithes and offering and let's pray unto the Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin upang muli magkasama-sama. Salamat rin po sa mga panalangin na na-utter kaninang soaking time, O God. And thank you for this time, O Lord, na muli kami makakaawit, makakapagbigay ng papurit pagsamba, makakapakinig ng inyong salita. Amin pong dalangin, O Lord, patuloy na help us to become a cheerful giver in our hearts. Continue to work in us, O God. Continue to let us see how good you are in our lives. At nawa, O Lord, lahat ng unselfishness, lahat ng greed, lahat po ng mga bagay, Panginoon, na naghihinder sa amin to give generously unto you and to the church ay mawaksi na po namin. At nawa, O God, may this church be a center, O Lord, na kung saan yung kindness, yung generosity mo na naranasan namin ay makita within ourselves as well. As we give, Panginoon, lahat ng mga bagay, O Lord, na may pagkakaloob, our time, our treasure, our talent, to this day and to every day of our lives, nawa, wala po itong ibang maging bunga, kundi ang glory and honor ng inyong pangalan. Maitaas ka, Panginoon, sa lahat ng mga ito. At nawa yung mga salapi rin na aming marireceive, nawa, O Lord, patuloy na mabigyan ka namin ng glory dito. Continue to give wisdom sa mga taong nag-handle nito. Give them, Panginoon, your wisdom upang mas lalo pa nila itong gamit, O Lord, sa mga pangangailangan ng aming iglesia. At nawa, O God, as you continuously water us and enrich us in every way, patuloy, Panginoon, na walang ibang maging bunga, kundi mapalawak, Panginoon, yung gawain mo dito sa lupa. Makilala ka pa at marami pang lost souls yung sumpong ng salvation mula sa inyo, Panginoon. Thank you, Panginoon. Salamat po for being a generous Father in heaven. At nawa, O Lord, as your children, kami rin po maging generous in every way. This we pray in Jesus' name. Amen. Ayan. So let us prepare ourselves to sing praises to our Lord. Isa pa pagpalang umaga po sa bawat isa. Mukhang kayo po ba'y nalalamigan dahil sa ulan? Medyo malamig nga ngayon ang panahon. Pero hindi natin alam eh. Minsan may init. Pero nawa ang ating faith, ano, manatiling mainit para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay. Okay, sabi po sa 1 Corinthians 3, verse 11, for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Amen po ba? Sa ating pananatili po, sa ating pananampalataya, talagang napakahalaga na yung ating faith ay nananatiling nakatuntong, na-establish sa ating Panginoon. Dahil siya lamang po yung makakapagpanatili nito para tayo ay maging matatag sa kabila ng napakadaming pagsubok sa ating faith. Amen po? Kaya po, let's declare itong awiting ito, Jesus our firm foundation. And let us all pray to God as we sing this song na nawa maging totoo ito sa ating puso. So shall we declare this song, Jesus our firm foundation? Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation.
Do you believe that Jesus is our firm foundation? Yes. So, napakabuti ng ating Diyos dahil siya na ating pundasyon sa pananampalataya. Talagang kahit ano, walang makakapag-alis sa kanya doon. Walang sino mang makakapigil doon. Amen. Kaya nga, we can say that there's no one can stand between our God and us, between us. Ano? Dahil ganun siya ang makapangyarihan. And the salvation that He gave us is true. And it is powerful. And we can be assured para sa napakaganda at maluwalhating inheritance that we will receive. At na-receive na natin. Amen po ba? Sino yung pinagpala ng Diyos dito? Amen. Parang kakakunti ah. Sino mong pinagpala ng Diyos dito? Amen. Yes, amen. So let's sing this song that we may be with God in everything. Let's sing our Savior. Oh,
Hindi ka nagbabago. Though we fall short of your glory. And there are times talagang nagkukulang kami sa inyo, Panginoon. But God, you never change. Hindi ka nagbabago. Nananatili kang tapat at kami ay patuloy mong pinararanas ang iyong biyaya sa aming buhay. Thank you, Lord, for saving us. Thank you, Lord, for bringing us dito sa kalagayan na ito. Na alam namin, hindi naman namin deserve. But God, because you are faithful, because you are worthy, you have brought us in this place. Kaya nga po, Panginoon, nawa sa aming inawit na ito, tunay na laging maging totoo sa aming buhay that we desire to be with you, Lord. Habang nabubuhay kami, may we always seek your presence. May we always soak in your presence. May we always come to you at ipaayos ang aming buhay. Dahil, Lord, ikaw lang yung kailangan namin para kami ay maging maayos sa aming faith. Nawa po, itong aming inawit, tunay nga po, Diyos, na maging totoo. Na ito'y aming panghawakan at aming lakaran. Lord, there is no better place in this world than to be in your presence, O God. Kaya nga po, as we come to you today, as we hear your word, Lord God, saturate us. Lord, may your spirit ay patuloy na maranasan namin. At nawa, tunay na kilusin kami at hipuin ang aming puso. And ano man yung mga naging pagkukulang namin, may we repent and may we come to you wholeheartedly and sincerely, O God. Kaya Panginoon, nawa po talagang maging mabunga ang aming pagsamba ngayong umaga. Salamat, O Diyos. Muli ka naming niluluwalhati at dinadakila at sa'yo namin tinataas ang lahat ng papuri dahil ikaw lamang ang karapat-dapat at wala nang iba pa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng
Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, manatili po tayo sa ating pagkakatayo. At maaari po nating ihanda ang ating mga Biblia para po sa ating scriptural reading. So, buksan niyo po ang inyong Bible sa aklat ng Nehemiah, chapter 8. So, babasahin po natin yung verses 1 to 8. Dalwahan po, palitan tayo. So, ako po yung unang babasa, and then kayo po. And then, Nehemiah, chapter 8, verses 1 and 2. And all the people gathered as one man into the square before the water gate. And they told Ezra, the scribe, to bring the book of the law of Moses that the Lord had commanded Israel. So Ezra, the priest, brought the law before the assembly, both men and women and all who could understand what they heard on the first day of the seventh month. Kayo po. And he read from it facing the square before the water gate from early morning until midday, in the presence of the men and the women and those who could understand. And the ears of all the people were attentive to the book of the law. And Ezra the scribe stood on a wooden platform that they had made for the purpose. And beside him stood Mattithiah, Shema, Anaiah, Uriah, Hilkiah, and Pedaiah, Mishael, Malchijah, Hashum, Hashbaddanah, Zechariah, and Meshullam on his left hand. Verse 5, and Ezra opened the book in the sight of all the people. For he was above all the people, and as he opened it, all the people stood. And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, lifting up their hands, and they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Verse 7 and 8, sabay-sabay po tayo. Also, Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akub, Shabbatai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Zusasabad, Hanan, Pelaya, the Levites helped the people to understand the law, while the people remained in their places. They read from the book, from the law of God, clearly, and they gave the sense so that the people understood the reading. So blessed be the reading of God's word. Maari na po tayong maupo at ihanda ang ating sarili as we listen to God's word. Isa pong mapagpalang araw ang sumainyo sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. No, kagabi lamang po nanonood po ako ng TV at mayroon pong ipinakita po yung document kung paanong may mga bata na bagong silang iniiwan sa kalsada, itinatapon, at walang pakundangan na talagang tinatanggihan nila. Yan po ay pagpapakita lang ng maraming mga tao po ngayon, hindi na nila alam kung anong gagawin sa buhay. So we're studying the book of Nehemiah for us to see. Itong builder of wall is also a builder of life. So ang mga Hudyo po na talagang nandun sa ganung kalagayan, nagkaroon po sila ng pag-asa. At ngayon po, nagpapatuloy po tayo sa chapter 8. At dito po ang mga anak ng Diyos, sila ay nagkatipon. At sa pagtitipon nila, kailangan maging matibay sila, kailangan maging matatag. Kaya naman, sa pagtitipon na ito, nandito yung God's Word in the assembly of God's people. Napakahalaga po ng mga napakahalaga po ng salita ng Diyos na kung saan ito ang naghahari at nagiging pangunahin sa mga pagtitipon. So dito po makikita po natin sa unang mga talata verses 1 and 2 nag-request na itong God's Word na ito ay kumakatawan sa particularly yung law na ginawa ni Moses. Ito po ay nirequest nila na dalhin sa kapulungan. So, andito po yung presentation of God's Word. And then sa verses 3 and 4, yun pong law na ito ay binasan o the reading. At dito po makikita natin yung proclamation of God's Word.
And then sa huling mga talata po, verses 5 to 8, ano ang naging response ng mga tao nung binasa itong God's Word? Ito po yung reverence. At sa reverence, pagbibigay nila ng galang, mataas na pagkilala sa salita ng Diyos, narito rin po na yung binasa ay kailangang unawain. No? At sa pamamagitan nito, nagkaroon ng propagation of God's Word. So ito pong mga katotohanan ito ay totoo rin kapag nagkakatipon ang mga anak ng Diyos. So tignan po natin yung unang bahagi sa ating pag-aaral, itong request, presentation of God's Word sa verse 1 and 2. So makikita po natin yung kapulungan, no, yung assembly. Sabi sa verse 1, "And all the people gathered as one man into the square before the water gate." So makikita natin dito na yung pagtitipon ay merong unity, merong cooperation. Kaya nga ang banggit, they are seeming to be like one man. No, isa ang takbo ng isip nila, isa yung purpose nila, isa yung goal nila. No, nagkakaisa sila sa lahat ng mga bagay. At sila daw po ay nagtipon sa water gate. So sa panahong ito, alam po natin na natapos na yung construction ng wall sa buong Jerusalem. At somehow, meron pang mangilan-ngilan ding construction ng mga bahay marahil. Sa chapter 7, nakita natin na nagkaroon ng listahan ng mga kababayan ni Nehemiah. At nandoon yung kanilang mga pangalan. No? Andoon yung lahi ng mga tao na kasama nila at that time dito sa Jerusalem. At sa pagtitipon, sabi pong ganun, nagtipon-tipon sila sa harapan ng water gate. No? Marahil ito ay isang plain, no? Patag na lugar at malaya silang makapagtipon-tipon. No? Malaki yung espasyo. And then sabi pa pong ganun, "And they told Ezra the scribe." So dito po, nag-appear, lumabas yung pangalan ni Ezra. No, sa haba o sa tagal ng mga pangyayari dito sa aklat ng Nehemiah, ngayon lang minention itong si Ezra. Si Ezra po ipinakilala dun sa book ng Ezra chapter 7 verse 6. Sabi pong ganon, "This Ezra went up from Babylon." So galing din siya ng Babylonia, isa siya sa mga marahil na exile dun sa lugar ng Babylon. "He was a scribe, skilled in the law of Moses that the Lord, the God of Israel, had given." So si Ezra ay ipinakilala na scribe. Pag sinabing scribe, nagsusulat. Anong sinusulat nila? Pagka sinabi pong scribe, sila po yung nagtatransfer ng document sa ibang papel. No, yung document ng law na sinulat ni Moises, ito po ay tinatransfer nila sa ibang papel. Kasi po nung panahon na yon, wala pang printing machine, wala pang photocopy, or yung iba, Xerox. No? So ang ginagawa nila, mayroong mga scribe na nagsusulat ng law para ito ay ma-preserve at maibigay sa maraming mga tao. So si Ezra, yun ang isa sa ginagawa niya. But at the same time, hindi lang siya nagtatransfer ng isinulat, kundi pinag-aaralan na rin niya ito. At sabi nga dito, ang kanyang katangian, "He is skilled in the law of Moses." And then hindi lang yon, sabi pa dito, "And the king granted him all that he asked." So makikita rin natin dito na yung kanyang ginagawa sa panahong ito, no, sa Ezra chapter 7, nung plinano nilang i-build yung temple sa Jerusalem, aba, andoon yung consent ng hari, no, tulad ni Nehemiah. Bakit? Sabing ganun sa sumunod na talata, "For the hand of the Lord his God was on him." So naging posible yung mga bagay na to because the hand of the Lord his God was on him. So naging skilled siya sa word of God kasi may kilos ang Diyos.
And at the same time, may favor siya from the king kasi nga, andun yung kamay ng Diyos sa buhay niya. Napakasawa pong kalagayan yan. Pagka alam mo na yung kamay ng Diyos, sinasamahan ka. At yan po ang tinutukoy na Ezra dito sa mga talatang ito. And then sabi pa sa talata, si Ezra po ni-request to bring the book of the law of Moses. No? So ang law ni Moses, yan po ay wala pang mga maraming aklat nung mga panahon na yon. Usually sa scroll, sinusulat yung mga documents. At sabi pa, that the Lord had commanded Israel. So hindi basta-basta ordinary yung aklat ang nire-request ng mga Israelite kay Ezra. Kundi ito ay nakapaloob sa mga kautusan ng ating Panginoon. So basically, ang isinulat ni Moses sa ating Bible ngayon, yan yung Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers. No? Limang books po yan. At marahil ito yung dala ni Ezra. Pero yung mga binasa niya ay marahil pinili lang na bahagi na kung saan ito'y tumutukoy sa mga kautusan ng Diyos para sa Israel. At nandito po yung ambassador na ginamit ng Panginoon. So Ezra the priest brought the law before the assembly. Natanong niyo po ba bakit si Ezra ang pangunahin na binabanggit? Sabi sa Ezra chapter 7 verse 10, ito po yung ugali ni Ezra. For Ezra had set his heart. Saan? To study the law of the Lord and to do it and to teach his statutes and rules in Israel. Sino si Ezra? Isa po siyang tao na nagpapahalaga sa salita ng Diyos. So bilang isang nananampalataya sa Diyos, hindi po pwede na binabaliwala mo ang salita ng Diyos. Hindi pwede na sabihin mong gusto kong maging malapit sa Diyos, pero lumalayo ka naman sa salita ng Diyos. Pwede ba yon? Gusto mo ba na ang Diyos ay manatiling pipe at hindi nagsasalita sa'yo? Hindi po ganun ang totoong Diyos. Ang totoong Diyos po ay nagsasalita sa atin at may sinabi na siya sa atin. May pinaalam na siya sa atin. At si Ezra po, bakit napagkatiwalaan? Kasi nga, buong puso niya, yung devotion niya, yung buhay niya, inilaan niya. Saan? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi lang pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Si Ezra po, kung ano yung natututunan niya, pinamumuhay niya. At hindi siya naging kontento na ipamuhay lang ang salita ng Diyos, kundi yung natututunan niya, ibinabahagi niya sa mga tao. So this is Ezra. Kaya naman, at this point of time, kita po natin yung tiwala sa kanya. At sa pagpupulong na to, sabing ganon, both men and women, and all who could understand what they heard. So sino yung mga kasama dun sa assembly? Those people who could understand. So sa pagtitipon, tulad ng pagtitipon natin ngayon, importante na yung bawat isa sa atin nakakaunawa. No? Kaya nga po, kung mayroong aso dito, hindi siya pwede. No, kasi hindi naman siya nakakaintindi. Ano? Kasi sa pagtitipon, these should be people who could understand. Ano po? Sino ba yung mga nakakaunawa? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 and verse 17, makikita natin dito na si Timoteo, ito yung kalagayan niya. And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings. So ang pagtitipon po, hindi mga adult lang. Even yung mga kabataan, basta nakakaunawa, pwede sila maging bahagi ng pagtitipon na ito. So dito kita natin si Timoteo, bata pa lang siya. Nagkaroon na siya ng pagkaintindi
dito sa sacred lighting ng God. At sabing ganon, bakit kailangan to? Sabi pa, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ang kaibahan po nung banal na kasulatan, itong Bible na gamit natin, anong kaibahan niya sa ibang mga aklat? Ito pong aklat na ito, nagtuturo sa atin ng paraan ng Diyos para maligtas. Wala pong ibang aklat na magtuturo niyan. Kaya nga po, anumang grupo ng mga tao na nag-iisip ng paraan para siya'y tanggapin ng Diyos at hindi kumukonsulta sa salita ng Diyos, alam niyo po, kung mag-iimbento ang tao ng paraan ng paglapit sa Diyos, lumilikha lang siya ng relihiyon na nagpapakalat ng kasinungalingan. Sapagkat, alam natin, basically, ang religion, ang intention yan, upang ikaw ay mapalapit sa Diyos. Kaya lang, kung hindi pagbabatayan ang salita ng Diyos, alam niyo po, hindi totoo ang sasabihin niya. Pwedeng ikaw napapasaya, pwedeng ikaw na-entertain sa mga sinasabi, pero kung hindi batay sa salita ng Diyos, walang paraan ang kaligtasan doon. Sapagkat tanging sa salita ng Diyos lamang, mababatid natin kung ano ang paraan ng kaligtasan. At ganoon, kaya dapat bata pa lang makarinig na ng mga nakasulat na salita ng Diyos. At hindi lang yon, sabi sa verse 17, ano pang purpose ng scripture? That the man of God may be complete, equipped for every good work. Gusto mo bang maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Again, hindi pwedeng imbento lang din ng tao ang paraan upang matuwa ang Diyos. Sapagkat ang sacred writing, nakapaloob din dyan yung sinasabi ng Panginoon paano tayo dapat mabuhay, paano tayo sasamba, paano natin kikilalanin ng Diyos. Nakapaloob yan dyan. Hindi pwedeng mag-iimbento tayo ng mga kaparaanan ng paglapit sa Diyos. Ah, siguro matutuwa ang Diyos pagka ganito ginawa ko. Siguro matutuwa ang Diyos pagka ganito, pagka ganyan. Alam niyo po, kung mag-iimbento tayo ng paraan, baka yung ginagawa mo, maski na nagsasakripisyo ka, maski umaakyat ka sa bundok, maski naghuhukay ka ng malalalim na kung anuman, baliwala yan kung yung ginagawa mo hindi nakabatay sa salita ng Diyos. Kaya nga po naisulat ito upang magawa natin yung bagay na mabuti. At yung bagay na mabuti, ito ang kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya po, hindi may kakaila na itong pagtitipon na to ay pagtitipon ng mga nakakaunawa upang paalalahanan sila sa katotohanan ng mga bagay tungkol sa Diyos, mga bagay para sila'y maligtas, at mga bagay kung paano sila mamumuhay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ganito po ba ang batayan natin ng pamumuhay ngayon? Yung nakasulat. Kaya po dito sa iglesia natin, napakahalaga na bumalik tayo sa nasusulat. At ito pong pagtitipon na to nila Nehemiah, binanggit din on the first day of the seventh month. No, binanggit yung date. Ito pong first day of the seventh month, meron po palang nabanggit si Moises tungkol dyan. Ito po yung naisulat sa Leviticus 23 verse 24. Tell the Israelites on the first day of the seventh month, hold a worship festival. So, piyesta pala ito. It will be a memorial day. So, dapat nilang tandaan. A holy assembly announced by the blowing of ram's horns. So, merong blowing of trumpet. Actually, sa kalendaryo ng mga Hudyo, ito po yung Feast of the Trumpet. Ito po yung panahon kung saan ang pagtatapos ng anihan at pagpapasimula ng panibagong pagtatanim ay tinitingnan ng mga Hudyo.
No, ito po yung Feast of the Trumpet. Kumbaga sa atin, parang New Year. No, bagong taon. Ito po ay panahon na kung saan punong-puno sila ng pag-asa at tinatanaw nila yung pagpapasalamat sa kanilang harvest nung nakaraan. At tinatanaw din nila yung bagong mga pagpapala na ibibigay ng Diyos sa kanila. So this is in their calendar, a feast of celebration. No, Feast of the Trumpet. At nandun po yung trumpet na ginagamit nila ay tinatawag na shafar. No, para po yung no, yung sungay ng mga hayop, no, at ginagawa po yung trompeta nung panahon nila. So meron sila talagang festival, may piyesta na nagaganap sa kanila. Now tignan po natin yung pagbabasa, no, yung reading, proclamation of God's word sa verses 3 to 4. Ito po yung audience. And he led from it facing the square before the water gate. So nagbasa na. Sa Luke chapter 4 verse 16, ang mga Hudyo po nakaugalian na nila ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi pong ganon, si Jesus nung panahon niya, and he came to Nazareth, and as was his custom, he went to the synagogue on the Sabbath day, and he stood up to read. So sa pagtitipon po talaga, mayroong tinatawag na reading of scripture. Kaya wag po kayo magtaka, no? Sa atin po ngayon, isinama natin sa program ng ating worship service na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Sa Revelation chapter 1 verse 3, tignan niyo po yung sinabi. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. Take note, binibless ni Lord yung nagbabasa. No, yung nagbabasa ng malakas. And blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. So maging yung nakikinig, binibless din ni Lord. At lalo na makukumpleto yung blessing kung yung napakinggan mo, ipapamuhay mo. So yung reading of scripture, napakahalagang bahagi ng pagsamba at ganun ang ginagawa nila dito. Pero pansinin niyo po, nung mga panahon na to, gaano katagal silang nakikinig? Sabi pong ganun, from early morning until midday. No, halos 6 hours. Nakikinig sila. Tayo po, ilang oras ba service natin? Tapikin mo nga yung katabi mo. A-attend ka ba dyan? No, 6 hours? Nakikinig? Hindi po yan na kakaiba sapagkat mismong si Apostle Paul, sabi dito sa Acts 28 verse 23, tignan niyo po, when they had appointed a day for him, they came to him at his lodging in greater numbers. So ito yung mga tao na interesado na matuto patungkol kay Jesus. Tignan niyo po gaano katagal yung service nila. From morning till, hanggang kailan? Evening, he expounded to them, testifying to the kingdom of God. So yung mga Hudyo sa panahon ni Nehemiah, 6 hours. Ito, more than 6 hours. Kasi morning until evening. In the presence of the men and the women and those who could understand. And the ears of all the people were attentive to the book of the law. Take note, attentive. Walang natutulog. Okay po? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, tulog na ba? No, wala pang 6 na oras. So, sa pagkakataong yan, pinakita rin dito may mga assistants si Ezra habang ginagawa niya yan. Sabi nga nun sa verse 4, and Ezra the scribe stood on the wooden platform that they had made for the purpose. So kaya po na-invento yung platform na katulad nito eh. No, para maging mataas, nasa taas siya, and then napapakinggan ng mga tao. No, kaya
Nung mga time na yan, wala pang sound system. Kaya ang style, ine-elevate talaga. Opo. And then sabi pa, and beside him stood Mattithiah, Shema, Anaiah, Uriah, Hilkiah, and Maaseiah on his right hand. And Pedaiah, Mishael, Malchijah, Hashum, Hashbaddanah, Zechariah, and Meshullam on his left hand. Anim sa kanan, pito sa left. So, 14 sila dun sa platform na nakatayo. Sa Deuteronomy 31 verse 9, ang sabing ganon, Moses wrote down these teachings and gave them to the Levitical priest and carried the ark of the Lord's promise and to all the leaders of Israel. So itong mga nakatayong ito, most probably, sila ay mga Levites or marahil sila yung mga leaders sa Israel. Kasi sila yung pinagkatiwalaan upang ingatan, ipreserve, at itransmit ang kautusan ng Diyos. Now, tignan natin, how do they respond? Itong reverence or propagation of God's word, verses 5 to 8. Nawa, ganito rin yung maging tugon natin pag napapakinggan natin ang salita ng Diyos. So, paano ba sila nag-respond? Una, in awe. Sabi pong ganun sa verse 5, and Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people. And as he opened it, all the people, anong ginawa nila? Stood. Kailan ka tumatayo sa isang bahagi ng programa? Di ba, pagka plug ceremony, pag narinig mo yung pambansang awit, na tumatayo tayo, ito'y pagpapakita ng paggalang. Kaya sila rin, during the reading of scripture, tumayo sila. Gano'ng katagal? Gano'ng katagal sila nakatayo? 6 hours, morning till noon. Nakatayo sila. Sa Daniel chapter 3, verse 3, ito pong pagtayo, ginagamit din ito ng mga pagan worshipers sa kanilang Diyos-Diyosan. Dito po yung mga provincial officials pinatawag ni Nebuchadnezzar sapagkat yung kanyang estatwang ginawa, nais niya na bigyang parangal ng lahat ng mga tao. Kaya naman, sa talatang ito, they stood in front of the statue. Nakatayo din sila. So, ang pagtayo ay pagpapakita ng pagsamba. Maski Diyos-Diyosan, ganyan din. Kaya nga sa isang pagtitipon na mayroong pagtawag sa Diyos at tumayo ka, sumasamba ka na rin nun. Kaya nga alamin mo, sino bang tinatayuan mo at that time? Baka mamaya, Diyos-Diyosan din. Sabi mo, hindi, nakatayo lang naman ako. Hindi ko naman, alam niyo po, maski hindi mo iniisip yung ginagawa nila o yung sinasabi nung nagsasalita, kung yan ay Diyos-Diyosan, nakikiparticipate ka sa isang pagsamba. They stood. No, yun po yung hiniling dito. Pero tandaan po natin na ang pagtayo ay paraan din niya ng pagsamba natin sa totoong Diyos. Sabi sa Psalms 33 verse 8, let all the earth fear the Lord. Let all who live in the world stand in awe of Him. So yung pagtayo ay pagpapakita ng hindi yung natakot. Hindi ito'y paggalang, no? Pagrespeto. Kaya nga po, pag hindi ka tumatayo at kaya mo namang tumayo, wala kang galang. Actually, nung minsan, pag tinatawag, pumunta kami sa lugar ni Mayor. Nung una, pinakain muna kami. So, kain kami. No? Buffet, it's all you can. Pero nung dumating na si Mayor, nagtayuan lahat.
nakakaya naman di tumayo maski kumakain ka. No, kasi form of respect eh. So ganun din sa Diyos, ititigil mo lahat ng ginagawa mo pagka alam mo na mayroon ng pagharap sa presensya ng Diyos. And then ano pang ginawa nila? Dahil na-sense nila yung presence ng God. So adoration. Sabi sa verse 6, and Ezra blessed the Lord, the great God. So itong bless, sa Psalm 72 verse 18, makikita natin, blessed be the Lord, the God of Israel, who alone does wondrous things. So binibless nila ang Lord. Bakit? Kasi alam nila, ang Diyos ang gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Sa 1 Peter chapter 1 verse 3, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ba't nila binibless si Lord? Kasi again, na-realize nila ang Diyos ay nahabag sa kanila. Mayroong great mercy itong Diyos na to. At dahil nagkaroon ng great mercy ang Diyos, yung mga tao na naligtas, they got born again. No, yung pagiging born again nila, yung kapanganakan para sila'y tanggapin sa langit, nangyari dahil kinaawaan sila ng Diyos. At dahil dito, meron silang living hope, buhay na pag-asa. At alam nila, totoo yung pag-asa na yon. Bakit? Kasi si Jesus Christ, nabuhay na muli. Namatay siya, pero nabuhay na muli. Kaya nga mga kapatid, we have the living hope. At dahil meron tayong living hope, bless the Lord. Kaya itong blessing the Lord na ginagawa nila Nehemiah, this is looking forward sa mga bagay na ginawa ng Diyos at gagawin ng Diyos na pagliligtas sa kanila. Pero ano pang ginawa nila Nehemiah at this time? Sabing ganon, and all the people answered, Amen! Amen! No? Tagalog po yung Amen. Pagka English, Amen! Amen! So, ano pa? Lifting up their hands, and they bowed their heads and worship the Lord with their faces to the ground. So, kita po natin dito yung mga gesture ng pagtugon dahil nararamdaman nila at nararanasan nila yung presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Sabing ganun sa 2 Corinthians 1:20, for as many as are promised of God in Him are the yes and in Him the amen. For the glory to God through us. So even yung salitang amen, ginagamit ng mga Christian yan. Dahil alam natin, nagkaroon ng katuparan, lahat ng pangako, at magkakaroon ng kaganapan, at nagkaroon na ng kaganapan ng ibang mga bagay sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga po, all the promises of God are yes. At sabi pang ganoon, we can declare amen for the glory of God. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 8, therefore I desire the men to pray in every place. Anong ginagawa ng men na to habang nagpe-pray? Lifting up holy hands without wrath and doubting. Maski po ang pagtaas ng kamay is a form of worship. And then sabi sa Genesis 24 verse 26, the man bowed his head and worshiped the Lord. Grabe, no? So makikita natin yung pagka nananalangin tayo and when we say amen, that is a form of worship. And then kapag sumasamba tayo, itinaas natin ang kamay natin, lifting hands, that is a form of reverence to God. And then may mga pagkakataon, no, pwede tayong lumuhod sa Kanya. Pwede yung mukha natin nakasubsob dun sa floor. That is a form of worship, no? Bowed head with face to the ground. Pero ito pong gawain na to, mas tamang gawin bilang response sa pagkakilala sa totoong Diyos.
Tingnan niyo po, sabi ni John MacArthur, "The deeper your understanding of God Himself and His truth, the higher your worship goes." Worship is directly correlated to the understanding. The richer your theology, the more full grasp of biblical truth, the more elevated your worship becomes. Amen? Habang nakikilala mo kung sino ang totoong Diyos, mas ginaganahan ka mag-worship. Amen? So, hindi ka sumasayaw lang, nagtataas ng kamay, yumuyuko, dahil wala lang. Kundi dapat nating gawin yung mga gesture na yan as a response. Dahil nakikilala natin, dahil nagpapakilala yung totoong Diyos sa atin. Amen? And the more you know about God, the more you will worship God. So sa mga pagkakataon ito, makikita rin natin may mga aid na ginamit ang Panginoon. May mga tulong. At dito po, sabing ganun sa verse 7, "Also, Jeshua, Bani, Sherabia, Jamin, Akub, Shabetai, Hodai, Maaseiah, Kelita, Azariah, Josabad, Hana, Pelaiah, the Levites." So ito po mga Levites na nagsasalita. Anong ginawa nila? Help the people to understand the law. Sa Malachi chapter 2 verse 7, ano sabi? "A priest's lips should preserve knowledge. Then because he is the messenger for the Lord of the armies, people will seek instruction from his mouth." So sinong inaasahan na magpapahayag at magtuturo ng mga bagay tungkol sa Diyos? No, sa panahon nila Nehemiah at Ezra, ito yung mga priests. Yan ang trabaho nila eh. Pero tandaan po natin, sa panahon natin ngayon, sabing ganun sa sinulat ni Apostle Peter, we are the royal priesthood. Yung mga Christians, mga believer, they are the holy nation. Kaya nga, sabi ni Peter sa chapter 3 verse 15, "But dedicate your lives to Christ as Lord. Always be ready," saan? "To defend your confidence in God when anyone asks you to explain it. However, make your defense with gentleness and respect." So as a Christian, responsibilidad natin na pag kami nagtanong patungkol sa pag-asa, patungkol sa kaligtasan natin, dapat ipaliwanag natin, ipaalam natin. Amen? Kasi kung hindi tayo magsasalita, paano nila malalaman na may pag-asa pala? Paano nila makikilala yung totoong tagapagligtas kung hindi tayo magsasalita? Kung hindi ka mag-i-invite ng mga tao para makapakinig ng salita ng Diyos, saan sila pupunta? Baka nabubuhay sila sa kasinungalingan. Tinatanggap nila yung mga pandaraya sa mundong ito na pinalaganap ng demonyo at ng mga taong nagmamataas sa Diyos. Marami pong ganyan sa panahon natin. Kaya nga po bilang mananampalataya, let us preserve the word of God. Sa paanong paraan? I-share natin yung mga natututunan natin tungkol sa Diyos. Help others to understand. Sa panahong pong ito, bihira ang mga tao, no, sa panahon ni Nehemiah, bihira ang mga taong marunong magbasa. Paano natututo yung mga tao? Natututo sila kasi may mga tao na nagbabasa at ibinabahagi yung nabasa nila tungkol sa Diyos. Sa panahon natin, may mga taong hindi nagbabasa ng Biblia. Paano nila malalaman yung laman ng Biblia? Tapikin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, pwede ka gamitin ni Lord. Hello? Pag nanatili kayong tahimik, pananagutan nyo sa harapan ng Diyos kung pupunta sila sa kapahamakan. You will be liable to them. Kasi alam mo yung totoo, hindi mo sinabi.
Kaya nga kung may kaibigan ka na isinasama mo sa gawain ng Diyos, alam niyo po, ibig sabihin nun, mahal mo yung kaibigan mong yun. Mahal mo yung kamag-anak mong yun. Hello? Kasi gusto mo silang makaunawa ng katotohanan. Sabi po dito, while the people remain in their places. So dito makikita natin na nagkaroon ng small group sa time ni Nehemiah. At sino nag-handle ng small group? Itong mga Levites. Kaya po yung obsession natin, no, yung mga small groups natin, mga DG groups natin, hindi po natin inimbento yung paraan na yan, kundi makikita natin dito, for a people to understand, kailangan ng smaller group. At ginawa po nila yon. At sa paggawa nila nito, nagkaroon ng amplification. Sabi sa verse 8, they read from the book, from the law of God clearly. Sa Isaiah chapter 30 verse 8, and now go, sabi kay Isaiah, write it before them on a tablet and inscribe it in a book. Bakit ipinasulat? That it may be for the time to come as a witness forever. Bakit pinahintulot na maisulat ang salita ng Diyos? Kaya po pinahintulot yan para pwede nating balikan yung sinabi ng Diyos. Di po ba? To serve as a witness forever sa mga susunod na henerasyon. E paano kung hindi naisulat? Ano kaya mangyayari sa salita ng Diyos? Alam niyo po, may laro nga na ginawa kami noon eh. No, sinasabi yung ano yung dapat mong i-share, no? Pinalinya ng mahaba. Tapos merong, alam niyo yung laro na 'yon? No, tapos meron silang babasahin. Yung binasa nila, kailangan ipapasa nila dun sa susunod sa kanila. Hanggang makarating sa dulo. Okay, yung pass the message. Ano nangyayari pagdating sa dulo? Diba? Minsan nag-iiba na yung mensahe. Bakit? Kasi hindi nakasulat. Ganun din po kaya ang Biblia na isulat at napanatili at nanatili hanggang sa panahon natin kasi gusto kang kausapin ng Diyos. So kung hindi tayo babalik sa nakasulat, baka ibang kwento dala-dala mo. At baka ibang Diyos ang pinapakilala mo. O baka ibang Diyos ang ipinakilala sa iyo. Hindi mo alam yon. Kaya nga po importante, bumalik tayo sa nakasulat. Kasi nakasulat naman eh. At may mga taong matatapat na ipinapaliwanag yung laman ng Biblia. Pero gusto ko rin kayong bigyan ng babala. May mga taong gumagamit ng Biblia pero hindi ipinapaliwanag ng tama. Kundi pinipilipit yung salita ng Diyos para ito'y sumang-ayon sa gusto nila. At nakapangliligaw din yon. Kaya nga po ang pagbabasa ng Biblia, individual. Ikaw mismo dapat nag-aaral ka ng salita ng Diyos para malaman mo kung tama yung napapakinggan mo na sinasabi nila. Ano ba yan? Magbabasa pa ako. Alam niyo, kung ayaw mo magbasa, ang tamad mo. Yung comics nga, sinusubaybayan mo, yung telenovela, tapos Biblia, ayaw mo basahin. Facebook nga, basa ka ng basa, ilang oras ka inaabot, yung Biblia, hindi mo mabasa. Tapos sasabihin mo, mahirap. Pagkwento tungkol dun sa artista, sinusubaybayan mo yung Biblia, hindi mo mabuklat. Hello? Diyo ba? Mahirap ba yun? Sinasabi mong mahirap kasi ayaw mo gawin. Pero sa totoo lang, kaya mong gawin. Ito po ang witness sa atin patungkol sa Diyos.
So the law, it was read clearly. And then sabi pa, and they gave the sense. Ibig sabihin ng they gave the sense, ipinakita nila yung application ng binabasa nila sa Bible. Kasi di po ba pagka binasa mo yan, ano ngayon? Kaya po importante na yung nagpapaliwanag, ipaalam din paano mo ito ipapamuhay. So may mga suggestion. But at the same time, alam niyo po yung Holy Spirit, kinakausap ka din eh. Di po ba, habang nakikinig kayo dito, parang may nangungusap sa'yo, oh, itigil mo na yan. Ito na gawin mo. No? Minsan naguguluhan ka, ano bang gagawin ko? Si Aida ba, si Lorna o si Pe? No? Nalilito kang ganun. Lumang kanta eh. doon sa mga decision making na katulad niyan, alam niyo po, ayun dyan din yung guidance ng Panginoon eh. Through His Spirit. At kung talagang nahihirapan ka, nagpo-provide ang Lord ng mga magtuturo. Kaya meron kayong DG heads. No? Actually, hindi heads ang tawag na, DG ministers. DG servants. No? Sila po yung na-trained and then by experience, natuto sa salita ng Diyos at sila yung nangangalaga sa mga kasama natin dito. They make sense, yung scripture. Kaya nga po sabing ganun, so that the people understood the reading. So wag po tayong makuntento na pagka nakapakinig ka ng salita ng Diyos, mamadaliin mo at wala kang take out. Hindi mo naman alam kung anong gagawin. Minsan kasi nagmamadali ka, nami-miss mo yung sense ng gustong sabihin ng Diyos sa'yo. Nagmamadali ka kasi meron kang gustong gawin mamaya, yung time na to na nangungusap ang Diyos, hindi mo marinig. Alam niyo po, maski gaano kaganda yung sinasabi ng nagsasalita, kung nakasala yung isip mo, wala kang maintindihan. Kung iba iniisip mo, hindi mo makukuha yung... Pero kung bukas ang puso mo, makikita mo, kinakausap ka talaga ng Lord. At yung mensaheng napapakinggan mo, para sa'yo. Amen? Personal. Although alam natin ang implication nito as a church. Sa Acts chapter 17 verses 2 to 3, ano sabi dito? And Paul went in as was his custom. And on three Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, this Jesus whom I proclaim to you is the Christ. Noon pong panahon na bago pa lang ang Kristyanismo, maraming mga tao hindi nila matanggap yung katotohanan na ang Kristyanismo, ito yung kakumpletuhan ng plano ng Diyos na pagliligtas. Na ang Kristyanismo ay may mensahe ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Na ang Kristyanismo, ito yung ipinangako sa lumang tipan at natupad na. Dumating na ang Kristo. Kaya nga po, nung mga panahon na to, actually hanggang sa panahon natin, ginagawa yung pagpapaliwanag, pag-reason out, proving, yung talagang pinatitiyak mo. Pansin niyo po, yung pag-aaral natin, binabatay ko dun sa ibang bahagi ng scripture. Pansin niyo po ba yan? Because scripture interprets scripture. Hindi po nagkokontra-kontra ang buong Biblia. Ang daming nagsulat nito, iba't ibang panahon, iba-iba ang kalagayan nila. Pero isa lang ang tumatakbo sa isip nila habang nagsusulat. Kasi po, bagamat maraming human author, sinulat po ito ng Diyos. Isip ng Diyos ang naisulat nila. Kaya walang contradiction dito. Kaya kung gusto mong unawain ang mga bahagi ng Biblia, hayaan mo na ang Biblia magpaliwanag sa bahagi
ng mga bagay na sinasabi niya. Scripture interprets scripture. Mga kapatid, yung pananampalataya po natin, hindi ito batay sa haka-haka at kuo-kuo. Batay ito sa katotohanan. Ito ang salita ng Diyos. Kaya dito po, sa mga pagtitipo ng mga Israelita, pinahalagahan nila ang salita ng Diyos. So as a summary, kita po natin ano, sa verses 1 and 2, yung presentation of God's Word, at dito yung assembly of God's people who could understand. Nag-ipon-ipon sila. And then andun yung reading, proclamation of God's Word. At dito po habang pinoproclaim yung God's Word, paano sila nag-respond? In awe. Ang nandun yung respeto nila. Alam nila, nagsasalita ang Diyos habang binabasa ito. And then they give reverence. At dito po yung propagation of God's Word. Dito po sa pagkakataong ito, makikita natin na yung Word of God, ito ay ipinaunawa sa kanila. Amplification to God's people. So hindi lang tayo basta nakapakinig, kundi dapat naunawaan at nakita natin paano natin ito ipamumuhay. Kaya nga po, meron akong suggestion na application. Una, preserve God's Word by having a personal copy of Scripture. May Bible na po ba kayo? Pag sinabing Bible, libro, aklat. No, baka may pambili ka ng makeup kit mo, wala kang Bible. No, may pambili kang bagong sapatos, yung Bible mo, nasa cellphone lang. Paano pag nasira ang cellphone mo, di wala ka nang mababasa? Na-virus yung laptop mo, ano mangyayari? Nawa meron kayong personal copy at nag-i-invest ka dyan. Kung matagal ka ng Christian, hanap ka ng Bible na merong mga commentaries. Ang ganda ng TV mo sa bahay, no? 50 square foot. Baka sinira, pero wala ka naman Bible. Hello? Baka ang dami mong luxury items, wala ka namang ginagawang investment sa paglago mo sa pananampalataya. And then, isa pang request ko, application, proclaim God's Word in every special occasion in your life. Pagka birthday mo, o kaya pagka Pasko, nag-gagadal yung family mo, magbasa ka ng salita ng Diyos. Share, basahin mo lang. Okay lang po ba? Bago ako mag-pray, babasahin ko lang po ito. Bago tayo magpasalamat sa pagkain, babasahin ko lang ito. O kaya kung birthday mo, di siyempre ikaw yung bida. So, okay lang po ba? May babasahin lang po ako. Siyempre makikinig sila sa'yo, papakainin mo eh. So bago sila kumain, birthday mo eh. Hello? Di ba? Pagkakataon yan eh. Hindi yung nakakahiya, baka umalis sila, baka ma-offend. Alam yung matagal na nilang ino-offend si God sa pamumuhay nila. Kasi hindi naman nila alam yung totoo eh. Ngayon, magbabasa ka ng salita ng Diyos, nag-iingat ka, baka masaktan sila. Eh, si God nga, sinasaktan nila eh. Kasi hindi nila kilala. Ikaw kilala mo ang Panginoon, wala kang lakas ng loob. Misa, mag-pray lang tayo. Pangatlo, propagate God's Word by explaining your hope in Christ. Ipaliwanag mo kasi. Kaya ka inaasal eh. Kaya ka nila niloloko kasi hindi nila naintindihan yung pananampalataya mo, totoo. Hindi nga nila alam na yung pananampalataya mo nakapagliligtas. Hindi katulad ng ibang mga relihiyon na ginawa ng tao. Hindi nga nila alam yun eh. Kasi hindi mo ipinapaliwanag. Pag niloloko ka nila, tumatamimi ka lang. Ayaw mo pag niloko ka nila, pastor, pastor, okay, tinatawag mo akong pastor, liga, pag-usapan natin, alam mo ba, pwede kang pumasok sa langit. Alam mo ba yon? Totoo itong sasabihin ko sa'yo, makinig ka. Tinawag mo akong pastor, eh, di, paninindigan ko na. Diba?
reverence to God. Pag-respeto yun sa Diyos natin eh. Yung ipagmalaki natin siya. Ikahihiya mo ba yung magliligtas ng buhay ng tao? Alam mong mapapahamak sila. Kaya nga po, the moment we open our mouth, explain our hope, we are giving reverence to our Savior. Kaya nga po sa challenge, do you have and do you give as a gift a copy of Scripture to others? Ano nilalagalo mo pag birthday? Kung makakaintindihan, nagbabasa na din. Bigyan mo naman ng Bible. Mahal-mahal ng gusto mong bilhin eh. Eh yung Bible, magkano lang? 1,000, makakabili ka na ng maayos na Biblia. Yung load mo linggo-linggo, 100. O hindi lang, mga 200. Load lang sa data yon. Eh kung ipunin mo yan, makabibili ka ng bagong Bible. Kasi mahal mo si Lord. At yung mga taong to, gusto mo maunawaan nila yung katotohanan. Alam nyo, nakakalungkot lang dito sa San Pablo eh. Wala tayong Christian books to. No? Kasi hindi nasuportahan. Nagkaroon ng Christian bookstore, ang binibili ng mga tao, mga ano, ang tawag doon, yung mga card na ano, hindi Bible ang binibili. Mga accessory, ano ba yung lalagay sa ganito? Do you have boldness to read or share a verse from Scripture to others? And then lastly, do you pray and plan to apply and share what you have learned from the Scripture? Mga kapatid, ilang lang po itong mga tanong na wa magbigay ng hamon sa atin. Para tingnan natin, Lord, totoo ba na sumasampalataya ako sa iyo? Tandaan po natin, sa assembly ng God's people, mayroong God's word. Sa buhay natin, hayaan natin na yung identity natin, makilala ng mga tao, ayan, nagbabible yan. Maririnig mo sa kanya, word of God. Yung tao na yan, nagsishare yan ng gospel. Kaya pag alam nilang ganun, hindi ka nayayayain sa inuman. Hindi ka nayayayain sa... Minsan tinutokso ka pa nila eh. Bakit? Kasi hindi ka tumatayo sa faith mo. Hello? Nawa every time na magkakatipon tayo, saan man kayo pumunta, mas kilakad ng balkada yan, ayaan natin ang maging center ang Diyos. And let there be a reading of God's Word. Amen? Pwede po bang tumayo tayong lahat? Magpasalamat po tayo at may salita ng Diyos na napapakinggan tayo. Amen? Hindi pa kayo natutuwa doon na ang salita ng Diyos meron tayo? What if? O isipin niyo po yun. What if nagkaroon ng famine of God's Word? Saan ka pupunta? Ano mangyayari sa'yo? Magiging kabilang tayo sa mga taong lugmok ang buhay ngayon. Walang direksyon, walang liwanag. Kaya nga po, mga kapatid, let us celebrate the reading, the study, and the understanding of the Word of God. Amen. And then sa mga special occasions natin, ito po, Father's Day. Sana po, dalhin niyo yung mga tatay niyo dito. Kasi kung meron kayong gift na may bibigay sa kanila, that is none other than for them to hear the gospel message. Let us sing this song, no? Pinapakita ano ba yung salita ng Diyos. Sakit at karamdaman, gusto kay mo.
Sa buhay ko, sa itaw ay nakakasama.
tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Po na ang salita mo, ito ay ilawan sa aming paanan. Ito ay ilaw sa landas na aming daraanan. Maaaring mawala ang langit at lupa, ngunit ang salita mo mananatili. Ang lahat ng kasulatan o ang kasulatan ay iyong kinasihan at ito'y magagamit sa pagtuturo. Magagamit ito sa pagsasalansala. Magagamit ito upang malaman namin kung paano kami mamumuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, salamat dahil iniwan mo ang iyong salita. Pinanatili mo ang iyong salita. At ikaw din ang nagpadala ng iyong mga sinugo upang ipaliwanag ang mga katotohanan mula sa iyong salita. At kami bilang individual, ibinigay mo ang banal na Espiritu upang liwanagan kami sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo. Bukod sa pagtatagumpay ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, narito ang iyong mga salita na siyang nagiging gabay namin. Patawarin mo po kami kung hindi namin hinahanap ang iyong salita sa tuwi-tuwi na. Patawarin mo po kami kung hindi namin naibabahagi ang iyong salita sa mga tao na naliligaw ng landas. Panginoon, patawarin mo kami kung nahihiya kami na ipaalam ang katotohanan ng iyong mga salita. Amang banal, salamat po dahil sa mga pagtitipo namin, napapag-aralan namin ang iyong mga salita. At ikaw ay nagpapakilala sa amin. Salamat po, Panginoon. At hindi po nalilimitahan sa amin lang ang pag-aaral ng iyong salita. Ang mga nakakabahagi namin dito sa Zoom, bagamat nasa malayong lugar sila, but still, nakakapakinig sila
ng pagsamba sa iyo, pag-aawal ng iyong salita. Lord, you are not limited by distance nor by time. At alam ko po, kaya mo rin silang kausapin ngayon. At mayroon ka rin pinapahayag sa kanila, maging yung umaattend ng aming online worship service. We believe na may kapangyarihan kang dumadaloy sa tuwing ang salita mo ay hindi lang binabasa, kundi napapakinggan, nauunawaan, at ipinamumuhay. For we know, Lord, that Christianity is a kind of faith wherein we live by your word. Thank you so much, Lord. Mga kapatid, bago po tayo maghiwa-hiwalay pansamantala sa araw na ito, nais ko pong ibigay yung pagpapahayag ng pagpapala. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Diyos na buhay, hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Sa ating Diyos na ipinahayag niya ang mga katotohanan at yung mga kailangan nating malaman, ito ay naisulat. Sa ating Diyos na nagsugo ng banal na Espiritu at siya rin ang nagsugo sa kanyang anak. Nawa mula sa kanya ang bawat isa na nakibahagi sa panambahang ito. Maski yung mga nasa online, you are in the cyberspace. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. And may the gracious hand of God, the living truth, be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everyone who agrees says, Amen. Ano po ang Gospel Coalition Church? Ano po ang ating mission? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Ano yung slogan natin? Sharing Christ, changing lives. A blessed day to each and every one of you. Humayo po tayo at ipahayag natin ang mabuting balita. Amen. God bless you. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.